Hi guys, welcome back to my channel. Today's video guys, magluluto tayo ng ginataang karpa. To. Madali lang to guys. Gusto niyo mo to? Tara, samahan niyo ako. So, mayroon tayo ngayong 3 kilos na karpa guys. Yan, napakalaki nito. So dito guys, kailangan natin itong kuna ng kaliskis niya. Medyo matabaho to pero kayang-kaya to guys. Grabe ang taba niya guys. Medyo matagal-tagal na lang kung hindi nakakain ng karpa. Ito yung tinatawag namin sa Bisaya guys, yung bihod niya. Iwan ko kung ano to sa Tagalog. Dahan-dahan lang dito pagkuha guys kasi pwede mapisa dito yung abdo niya. At pag mapisa yung abdo niya, napakapait. Mapait lahat ng laman ng karpa natin pag nagkataon. Yan o, grabe. Ang daming bihod. So ngayon guys, kailangan natin itong hugasan ng mabuti. Kasi sobrang langsa to guys. Sa paghugas dito guys, kailangan mga 3 beses mo siya hugasan. Para makasigurado tayong mawawala talaga yung lansa niya. At hindi pa dito natatapos guys, yung paghugas natin. Kailangan din natin itong hugasan ng suka guys, or vinegar. Para sigurado talaga tayong matanggal yung langsa niya. So ito guys, napakadali lang. Kahit mga isang bisis mo lang hugasan siya ng vinegar, okay na yan. Ganon din ang gagawin natin guys sa bihod niya. Yan, para sigurado talagang mawala yung langsa niya. At ito naman yung mga sangkap natin guys, or ingredients. So ngayon, ilagay na natin siya sa ating kawali. Unahin natin yung ulo kasi medyo matagal tumaluto eh. At isunod natin yung bihod niya. At ito yung pangalawang gata niya guys. Ito ang una nating iluto sa kanya. At ito ng mga ingredients natin guys, kalahati lang ilagay natin. Yung kalahati, mamaya na. Paggamitan na natin siya ng unang gata. Ito na guys, lulutuin na natin siya. Hintay lang natin na kumuluto guys. Shout out muna tayo guys kay Drixie Garingo, Cherlyn Salva, Jan Paul E. Saga, Elemi Gusun, Stephanie Leonito Murit, Boris Delon Gnicnia, Mary Joy Nirmal Villasor, Rimar Moralda, Jerome Rigabi, Marlon Lucinas, Disimbre Garrido Pil, Lilil Ku, Hans De La Pina Lansi, Rinsky Canonayon, Dylan Francis. Guys, maraming salamat talaga sa pag-support nyo sa aking channel. So dito guys, dapat dahan-dahan lang yung apoy natin para hindi mabigla yung karpa natin sa pagkaluto.
So ngayon, tingnan natin. Ito guys, kumukulo na siya. So dito na natin ilagay itong ating ginger or luya at black pepper. Grabe guys, ang bango na. At i-cover natin to ng 10 minuto. At pagkatapos ng 10 minuto, ito na siya guys. Kailangan nating balik na rin yung ulo. Ulo ng ating karpa. Kasi sabi ko nga guys, matagal to maluto guys. So dapat balik na rin natin to para siguradong maluto to. Yan, nasa kayong bihod niya. Ito yung matatagal na maluto guys, tong part na to. At pagkatapos nating balik natin guys, yung ulo nating karpa, kailangan nating takpan ito hanggang sa tuluyan ng maglaho ang kanyang unang gata. So ayan guys, tuluyan na nag-reduce yung unang gata natin. So dito na natin ilagay yung unang gata. Grabe guys, ang bango na. At dito na rin natin ilagay lahat ng natitira nating ingredients kanina. Yung kalahati. So lahat na guys. Lagay na natin. Yan, pagkatapos ng 10 minuto, tingnan natin. Nako, konti na lang yung gata niya. So dito natin timplahan guys. Lagyan natin to ng asin. So depende na sa inyo guys kung gaano karami ang gusto niyo. Sa akin, isang kutsara okay na yan. Takpan natin to guys. So ngayon guys, pag nakita niyo na medyo konti na lang yung gata niya at luto na rin tong karpa natin, dito natin ilagay itong ating talong or eggplant. Mga 10 minuto to guys, luto na, pwede nang iserve. So ito na guys, nakapagluto na tayo ng ginataang karpa. Grabe guys, nag-uumpang pa ako sa sarap to. Tiyak mapapalaban na naman tayo sa kainan nito. So ngayon guys, nandito na naman tayo sa tikiman time. Itong mata at bihod ang titirahin ko guys. Ito yung titikman ko. Grabe. Tikman ko na guys. Ayun na.